ng super kakaibang weather na ito. Kaloka! Sana. Ay, sayang talaga. Hello, mga BFF! Okay. Ay, nako. Alam niyo, mga BFF, medyo malungkot ako ngayon. Kasi, dapat magbabakasyon sana kami. Kaya lang, hindi natuloy dahil sa malakas na bagyo raw. Eh, pero syempre, positive pa rin. Dahil hindi man ako makakapag-beach, makikita ko naman ang classmates ko in person. Dahil bumalik na kasi kami dito sa bahay namin sa Manila, face-to-face classes na kasi. At of course, tuloy pa rin ang eco-adventures natin. For today's video, aalamin natin ang pagkakaiba ng weather at climate. Ready na ba kayo, BFFs? Tara na at mag-explore together! Ano nga ba ang pinagkaiba ng weather at ng climate? Ganito yan, mga BFF! Ang weather ay maaaring magbago kada oras o kaya kada araw. Habang ang climate naman ay may eksaktong span o panahon kung kailan o gaano katagal mangyayari bawat taon. Kaya nga kahit umuulan dito, maaring maaraw naman sa ibang lugar sa mundo dahil iba-iba ang ating climates. BFFs, dito sa Pilipinas, June hanggang November nangyayari ang rainy season. December to May naman ay dry season. Kaya lang ngayon, pabago-bago ng panahon. Minsan umuulan na kahit panahon pa ng tag-araw. Ay, nako. Oh! Saan yun? Ah! Oh, Ate Maymay! Bakit mo kong malungkot ka? Eh, kasi, Kuya Elijah, hindi natuloy yung bakasyon namin sa beach. Bongga sana yung adventure namin doon. Okay lang maging malungkot minsan, Ate Maymay. Pero for sure, gaganda na rin ang panahon sa susunod na araw. Sa ngayon, ako muna magdadala sa iyo sa beach. Virtual nga lang. Ito, oh! Wow, Kuya Elijah! Ang ganda naman dyan! At hindi umuulan! Napaisip tuloy ako. Ano po bang klase ng climate ang meron dito sa atin? Good question, Ate Maymay! Dito sa Pilipinas, meron tayong tropical climate. Tropical climate? Ano po yun, Kuya Elijah? Di ba yung ibang mga bansa merong apat na seasons? Sa tropical climate, meron lang dalawang seasons. At yun ay ang tag-init at ang tag-ulan, or ang dry and rainy seasons. Ay, bakit po ganun, Kuya Elijah? Bakit ibang climate natin sa ibang mga bansa? Teka, buti na lang prepared ako. Check ko lang dito sa libro ko, ha? Ayan! May mga bagay na nakakaapekto sa climate ng isang lugar. Ang mga bagay na ito ay ang topography, ocean currents, prevailing winds, at ang Intertropical Convergence Zone, o ITCZ. Isang topography o ang kalatagan ng isang lugar sa mga nakakaapekto sa climate nito. Kapag ang isang lugar ay maraming bundok, malaki ang tsansa na maging extreme ang climate rito. Dahil hinaharang ng mga bundok ang galaw ng hangin. Mas madalas rin ang pag-ulan sa mga lugar na ito. Dahil malapit ang ating bansa sa equator, mas mainit ang climate dito.
Ito ay dahil mas direkta ang tama ng araw sa atin kaysa sa mga bansa na malayo sa equator. So, mahalaga pa rin pala ang posisyon at ang kalatagan ng isang bansa para sa magiging climate nito? Oo, Ate Maymay. Dito na pumapasok ang pangalawa o pangatlong factors na nakakaapekto sa ating klima. Ang ocean currents at prevailing winds. Nakakaapekto ito sa isang lugar dahil ang temperature na dala ng tubig ay umaakyat sa hangin na pumupunta sa ibabaw ng kalupaan. Kapag ang tubig na dumadaloy papunta sa isang bansa ay galing sa mainit na parte ng mundo, ang hangin na dala nito ay mainit din. Kapag galing naman sa malamig na parte ng mundo, ang hangin na dala nito ay presko at malamig. Kapag ang hangin ay galing sa dagat, mas marami itong dalang tubig kumpara sa hangin na galing sa lupa. Sa ating bansa, madalas ay malakas ang pag-ulan. Dahil ang mga hangin na nananaig sa ating bansa ay galing sa mga dagat na nakapaligid sa atin. Kaya pala maulan dito sa Pilipinas, BFFs, kasi maraming mga dagat at karagatan ang nakapaligid sa atin. Ang galing! Di ba, Kuya Elijah? Tama ka dyan, Ate Maymay. Ang posisyon ng bansa natin ay nasa gitna ng iba't ibang dagat. Kaya madalas na bumagyo sa atin. Pero bukod sa mga yan, may isa pang factor, Ate Maymay. Ang ITCZ. Ang ITCZ, o Intertropical Convergence Zone, ay ang parte ng mundo na malapit sa equator, kung saan ang mga hangin na galing sa northeast and southeast na parte ng mundo ay nagtatagpo. Dito naghahalo at naiipon ang mga tubig sa atmosphere at bumubuo ng mga ulap na nagdadala ng mga matinding ulan at thunderstorms sa mga bansang madadaanan nito. Ah, ganun pala yun, Kuya Elijah? Mga BFF, ngayong alam na natin ang mga bagay na yan, mas naiintindihan na rin natin ang climate ng ating bansa. Kuya Elijah, napaisip lang ako ha. Posible po ba na magkakaroon ng iba't ibang klase ng climate dito sa Pilipinas? Actually, may apat na klase ng climate distribution dito sa ating bansa. Ah, para malaman natin kung ano-ano ang mga ito, meron akong kaibigan na i-invite na maalam sa takbo ng panahon dito sa ating bansa. Wait lang ha, sama natin siya sa call. Ate Maymay and BFFs, say hello to Ate Mary Jane. Hello? Hello sa inyong lahat? Hi, Ate Mary Jane! Hi, Ate Mary Jane! Ito nga pala si Maymay, pinsan ko. At ang mga BFFs or best friends of the forest natin. Tinatanong lang kasi nila kung ano ba ang mga klase ng climate distribution dito sa ating bansa. At ikaw ang naisip ko bilang expert ka sa weather reports. Ay! Buti na lang nandito ako sa studio ngayon. Mapapakita ko sa inyo ang mapa ng klima ng Pilipinas. Alright! Ready? Ate Maymay, Kuya Elijah, BFFs! Okay! Let's start! Una, alam naman natin na ang Pilipinas ay may dalawang season, dry tuwing December hanggang May at tag-ulan naman sa iba pang buwan. Ang mga western part, kagaya lamang ng Luzon, Mindoro, Negros at Palawan ang nakaranas ng ganitong distribution. Ang mga lugar na ito ay napoprotektahan ng mountain ranges na humaharang sa mga hangin na nagdudulot ng matitinding ulan. Dagdag pa rito, ang kahabaan ng Sierra Madre Mountain Range ay humaharang din sa mga hangin na nagdudulot ng matitinding ulan sa kalakhang Luzon. Kaya naman, dapat protektahan natin ang Sierra Madre. Ikalawa, ang mga lugar na walang tagtuyot at malala ang tag-ulan tuwing November hanggang January ay malapit sa eastern part ng Pilipinas. Ilan sa mga lugar na ito ay ang Catanduanes, Sorsogon, Samar, Camarines Norte at Sur. Ang mga lugar na ito ay malalapit sa dagat kung saan nanggagaling ang mga hangin na may dalang mabibigat na ulan. Ikatlo,
ang mga lugar kung saan ang mga season ay hindi agad matukoy, katulad lamang na Cagayan, Isabela, Northern Mindanao, at Eastern Palawan. Sa mga lugar na ito ay tagtuyot mula November hanggang April. Ika-apat, ang mga lugar kung saan pantay ang distribution ng panahon ng tag-ulan sa loob ng isang taon. Kabilang sa mga ganitong lugar ay ang Batanes, Northeastern Luzon, Bohol, Eastern at Southern Mindanao. At ayan ang iba't ibang climate distribution dito sa ating bansa. Kaya BFFs, dapat lagi tayong aware and prepared para hindi tayo nagbubulaga ng mga nangyayari sa paligid natin. Thank you, Ate Mary Jane! Walang anuman, Kuya Elijah at Ate Maymay. Sana nakatulong ito sa inyo, BFFs. Hanggang sa muli! Bye! Thank you po, Ate Mary Jane! Bye! Wow, Kuya Elijah! Ang dami kong natutunan from Ate Mary Jane! Ang kwela din niyang magturo! Siyempre naman, Ate Maymay! Actually, Ate Maymay and BFFs, meron pang ibang klase ng climate sa ibang bansa. Gusto niyo bang dalhin ko kayo ron? Sige! Tara! Let's go! Let's go, BFFs! Bukod sa tropical climate na meron tayo sa ating bansa, meron pang apat na climate ayon sa Köppen-Geiger Climate Classification. Ang mga ito ay dry climate, mild temperature o mesothermal, continental o microthermal, at polar. Ang dry climate ay merong mababang level ng pag-ulan na nagre-resulta sa kakulangan sa tubig at tagtuyot. Ilan sa mga bansa na may ganitong climate ay Egypt, Algeria, at Peru. Isang uri ng hayop na nagsusurvive sa ganitong klase ng climate ay ang mga camels. Kaya maraming makikitang camels sa mga lugar na ito. Isa pang klase ng climate ay ang mild temperature o mesothermal. Ang ganitong climate ay merong 4 seasons, ngunit ang taglamig na nararanasan nila ay mild lamang. Hindi ito lumalagpas sa negative 3 degrees Celsius. Ang mga bansang kabilang sa may mga ganitong climate ay Central Argentina, Uruguay, at South of Brazil. Isa ang mga bontebok antelope sa mga species na naninirahan sa mga lugar na may ganitong climate. Meron din namang climate kung saan meron pa ring 4 seasons. Pero malala naman ang taglamig kung saan umaabot ito ng below negative 3 degrees Celsius. Ang tawag sa ganitong climate ay continental o microthermal. Ang mga lugar na may ganitong climate ay North America, Central Russia, at Siberia. Matatagpuan sa mga lugar na ito ang mga hayop na may makakapal na balahibo na kayang labanan ng lamig tulad ng black bear. At ang huling klase ng climate ay ang polar climate. Ang climate na ito ay walang summer. Ang average temperature dito ay below 10 degrees Celsius. Ang mga lugar na may ganitong climate ay Norway, Finland, Sweden, Iceland, at Russia. Isa sa mga hayop na kaya mag-survive sa ganitong climate ay ang polar bear. Dahil sa makapal na balahibo at blubber, nakakayanan itong tumira sa pagkalamig-lamig na lugar. Wow! Ang dami palang klase ng climate. Pero, Kuya Elijah, parang napansin ko na hindi na yan masyadong nasusunod. Minsan kahit dapat mainit na ang panahon, uulan ng malakas. Dahil yan sa climate change, Ate Maymay at BFFs. May mga nagagawa kasi tayong nakaka-damage sa ating environment. Ito ang nagdudulot ng pagbabago ng climate. Mas umiinit ang araw, ang mga karagatan at ang hangin dahil dumarami ang nakasasamang gases sa atmosphere. Dahil dito, mas nagiging mainit ang panahon. Naku, Kuya. Nakakalungkot naman po yan. But don't worry, Ate Maymay. Nagsisimula naman ang pangangalaga sa kalikasan mula sa kaalaman. Kaya BFFs, lagi niyong tandaan ang mga lessons natin, ha? Ang iba't ibang climate kasi ay mayroon ding iba't ibang survival at adaptation methods.
Kaya importante maging aware at handa para makasabay at maka-adapt sa mga climate na ito. Noted, Kuya Elijah! At thank you sa isa na namang napagkakulay na eco-adventure! Walang anuman, Ate Maymay. Tawag lang kayo ng ating BFFs kung may iba pa kayong tanong. Okay, Kuya Elijah. So, ulitin. Bye! Woo! Ang dami nating natutunan, mga BFF, no? Pero, paano kaya natin ito i-co-convert sa actions? Ay! Alam ko na! Mga BFF, ngayong alam na natin ang iba't ibang climate sa ating mundo, makabubuti na maging prepared tayo para sa mga ito. Kapag tag-init, huwag kalimutang uminom ng maraming tubig para presko ang pakiramdam. Mag-sunblock din upang hindi masunog ang balat. At magsuot ng protective gear gaya ng sombrero. Kapag dumating na ang rainy season, lagi dapat tayong handa, lalo na kung madalas ang pagbaha sa ating lugar. Magsuot din ng bota at kapote papasok sa school. Huwag din kakalimutan ng payong. At higit sa lahat, BFFs, umulan man o umaraw, ay dapat lagi tayong updated sa latest weather reports. Gulat ako dun, mga BFF! Pero alam nyo, hindi man natuloy ang pagpunta namin sa beach ngayon, marami naman tayong natutunan sa araw na ito, mga BFF, di ba? Kaya, lagi nating tatandaan na ang maagang preparasyon at kaalaman ang mga susi para lagi tayong handa sa kahit anong climate. Again, ako ito si Ate Maymay at BFFs, huwag kakalimutan, let's love, love, love and protect Mother Nature hanggang sa susunod nating Eco Adventure! Bye! Ay, sa wakas, umaraw!